question. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at babalikan natin mga kabakal yung sinabi ni Naoya Inoue kung bakit nga ba hindi na natuloy itong Naoya Inoue versus Casimero mga kabakal. Dito po ay meron siyang sinabi at mukhang nasaktan talaga itong si Naoya Inoue sa mga pang-aasar at pang-trash talk sa kanya ni Casimero dati at hindi niya makalimutan. Kasi mga kabakal, kung hindi niyo po alam, ang mga Hapon po, ang mga Japanese po ay matampuhin, madamdamin po sila mga kabakal. So buti na lang tayo naging half lang. Kasi mga kabakal, mga humble po kasi sila. So in-expect nila yung mga tao na makakasalimuho nila ay mga humble din. Kaya kapag merong mga taong nagyayabang sa kanila at nagsabi ng hindi maganda, ay iniiwasan po nila, ini-snub. So mga kabakal, panoorin natin yung sinabi ni Naoya Inoue. Ito po ang clip ng video. Poking ina mo naka... Ah! Ito wala po. Ano ba poking ina mo? Pakat ko na lang ito. Alright mga kabakal, so ang sinabi mga kabakal ni Naoya Inoue ay tinatanong siya kung sino ba ang gusto niyang makalaban. Tinatanong siya ng mga reporters kasi nga alam natin mga kabakal na yung mga Japanese ay gustong makalaban ni Naoya Inoue, yung kanilang superhero, itong si Casimero. So ngayon, ang sinagot mga kabakal ni Naoya Inoue, nang tinanong siya kung sino ba ang gusto niyang makalaban. Ang sinabi mga kabakal ni Naoya Inoue ay, I know there is any other people I'm interested in. So sabi niya, meron daw siyang mga, may mga tao daw siyang interested na labanan. Pero, sabi naman niya, si Camero, ang tawag niya kay Casimero mga kabakal ay Camero. Hindi rin daw magaling. Kasi tinatanong, kasi mga kabakal, tinatanong siya kung ano bang opinion niya. Sa sinabi sa kanya ni Casimero ng mga pantatrash talk na hindi magaling, na knockout sa kanya, isang suntok lang at matatalo sa laban nila. So ang sabi niya mga kabakal, si Casimero daw hindi rin magaling. At dyan po mga kabakal, natapos yung sinabi ni Naoya Inoue, kaya hanggang ngayon hindi pa rin natutuloy. At ano ba yung pinaka nag-trigger mga kabakal? I-share ko sa inyo kung saan nga ba na-trigger itong si Naoya Inoue na mga sinabi ni Casimero. So mga kabakal, ito po. You know, I'm strong, man. Inoue! Yes, you're a real monster, Inoue. Baby, the real monster. Man, you're a monster? Motherfucker? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. No monster, man. In a way, it scared me. Fuck, motherfucker. Come on. You next. So, yun nga mga kabakal, hindi nagustuhan yan. At mukhang dinadamdam pa rin hanggang ngayon ni Naoya Inoue yung pang-trash talk sa kanya ni Casimero. Kasi nga naman, si Casimero, alam naman po natin na isa po itong maangas. Angas ng Pinas po yan at meron talagang karakter yan at ganun po talaga siya. Pero it doesn't mean naman na masamang tao itong si Casimero. Yun nga lang mga kabakal, alam natin na madamdamin po talaga ang mga Hapon at malamang ay napikon mga kabakal itong si Naoya Inoue kay Casimero. Kaya yun din yung isang dahilan kaya hindi niya pinapansin mga kabakal itong si Casimero. Well, yung ibang dahilan pa, eh takot nga itong si Naoya Inoue kay Casimero at ang isang dahilan pa mga kabakal dahil nga sa pang-aasar, pagta-trash talk sa kanya ni Casimero ay ito yung way niya para asarin niya rin itong si Casimero na maghintay ka na maghintay, hindi kita lalabanan. So yun mga kabakal. Pero mga kabakal, malapit na yung magbago. Malapit na yung magbago kasi mga kabakal, matagal na naman yung mga videos na yon na sinabi ni Casimero at so far naman,
eh wala pa naman talagang pang-trash talk na sinasabi itong si Casimero kay Naoya Inoue na English. More on, kung sakali mang may nasabi na trash talk itong si Casimero na English, ay more on Tagalog. So I don't think naman na may mga nakakarating dito kay Naoya Inoue. Kaya sa tingin ko mga kabakal, matutuloy na ito dahil nga ang sabi-sabi, ang narinig natin mga kabakal after labanan ni Naoya Inoue itong si Tank Davis, ang sunod na mga kalaban ni Naoya Inoue ay si Casimero na mga kabakal. So yan ang aabangan natin ngayong 2024. So tune in lang kayo mga kabakal, i-update ko kayo sa mga pangyayari, i-update ko kayo sa mga bagong nasagap natin na mga chismax dito sa boxing mga kabakal. So ano ang inyong opinion mga kabakal? Sige nyo nga ba, dapat na hindi na magtampo itong si Naoya Inoue? Dapat nga bang sabihin na ni Naoya Inoue, uwi ka na, di na ako galit kay Casimero? Ano ang inyong opinion mga kabakal? Comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.